Oh, mga kabarangay, makikita nyo, wala talagang gaganda, wala nang gaganda pa talaga sa papalubog na araw. Kaya po tayo nandito ngayon, mga kabarangay, ay bibigay ko sa inyo ngayon yung mga nakagawi ang pagtulog ng ating mga alagang rabbit. Hindi totoo yan. Yung ating view ay dito po tayo sa palayan. Dito po tayo sa kabukiran kung saan po mas maganda at masariwa ang hangin. Ito po yung harapan ng ating rabbit tree. Ayun po lang yung ating rabbit tree. At dito nga po natin gagawin itong ating vlog ngayon na pamamagatan nating nakagawi ang posisyon ng ating mga alagang rabbit. Opo. Tara, pisahan na natin. At yun nga po mga kabarangay, papakita ko sa inyo yung ating mga malunggay dito, mga malunggay leaves na ipinapakain sa ating mga rabbit. Ayan, dito pa rin po tayo. Maluwang po kasi itong palayan na nasa harapan lang ng ating rabbit tree. Opo, kagaya nga po nung nasabi ko kanina, ang ating pong topic ngayon ay ang mga most common na pagtulog ng ating mga alagang rabbit. Opo, yun po ang ating topic. At uunahin na po natin yung loop position. Opo, yung loop position po, kung mapapansin ninyo sa larawan, ay para po siyang tinapay, tasty. Nakadapa po siya. Pero puro sa loop position na yun, ibig sabihin, pagkakaganon pong position, nakarelax siya. Relax position po. Safe, possible sa mga pagdating ng mga predator o ng mga kaaway niya. Yun po ang ating isang resting position, reserve body heat. Opo, dun sa pagkakadapa po niya na yun, bilang loop position, ang ipinapakita po doon ay palagay po yung loob niya sa mga oras na yun. At ipinipreserve po niya, nire-reserve po niya yung body heat niya. Para po kung sakaling merong magkaroon ng action o predator na dumating, ay mabilis po yung kanyang magiging action. Opo, yun po ang isa sa ating most common na position ng rabbit sa pagtulog. Opo, at ang pangalawa po ay ang sleeping open eyes position. Ito po yung sinasabi na nakikita po natin yung mga rabbit natin na natutulog pero bukas po yung mga mata. Opo, dito po sa sleeping open eyes rabbit position, kahit tulog sila pero dilat ang mata. Paano masabi? Ay nararamdaman nila ang panganib. Para malaman kung tulog o hindi, masdan mo ang ilong. Opo, masdan mo ang ilong nila kung nagtataas baba. Kung ganun po ang posisyon ng rabbit at nakita mo po yung ilong nagtataas baba, sila po ay gising. Nakikiramdam nilang sila at inire-relax po nila yung kanilang katawan. Para po sa susunod na mga oras ay hindi po sila maubusan ng lakas. Opo, baga po, nag-aano sila ng pwesto. At ang pangatlo po ay dead bunny flap. Opo, yung pong dead bunny flap, yun po yung parang patay. Opo, kung mapapansin po ninyo, parang patay po siya. Parang patay na posisyon na sobrang sarap ng tulog. Opo, yun po, kaya po ganun ang posisyon nila, sobrang sarap po ng tulog nila. At palagay ang loob na sila po ay ligtas. Walang predator na maaaring makalapit sa kanila. Kaya po palagay yung loob nila. Kasi po, alam nila dun sa kinalalagyan nila o sa kinaihigaan nila ay ano po, ay walang darating na kalaban para po sila isaktan. Hindi totoo yan. Po, yun po ang pinaka ano sa ating magrarabit na pag nakita po natin yung ating mga rabbit sa ganong posisyon, ay medyo kakabahan po tayo.
kasi po toto bigay ng kanilang katawan. Akala po natin ay patay sila. Opo, yun po ang pangatlo. Yun po ang pang-apat, kung mapapansin po ninyo sa larawan, ito po ang pang-apat. Superman position. Opo, Superman position, yung nakadapa at tuwid ang buntot na parang lilipad. Opo, kaya po tinawag ito Superman position ay para po silang lilipad. Nakapa na lang ang kulang. At sila po ay magiging Superman na tagapagtanggol na po ng mga kawawang rabbit. Nakabuka ang dalawang hulihang paa, nakaready kung sakali sa pagtakbo o sa kanilang paglundag. Yun po ang makikita natin na sa ika-apat na posisyon ng rabbit natin sa pagtulog. Opo. At ang panlima po, yung sphinx position. Yung sphinx position po, masasabi po natin na ito yung hindi palagay yung loob nila. Hindi palagay yung loob nila dahil po sa ang ano nila ay tense or stress position. At may kakaibang pakiramdam. May kakaibang pakiramdam po sila na anytime po ay may predator o kalaban sila na darating. Opo. Kaya puro sa sphinx position na yon ay pagod sila. Ibig sabihin po nung position na yon, pagod po sila. Hindi natin sila magugulat na basta-basta. Dahil po pagod sila, inihahanda nila yung sarili nila para sa maghahapon ulit na pag-ano sa kanilang mga pamumuhay. O, parang tao rin po kasi ang mga rabbit. Ang kaibahan lang po natin, sila po, dinudulugan nila natin ng pagkain. Binibigyan natin sila ng tubig, lahat po ng pangangailangan nila. Kasi po, nakakulong nga lang po sila. Ang tanging nga lang po nilang binabantayan yung pagdating ng mga predator, tsaka po kung sino man po yung mga mananakit sa kanila. Yun po ang ano natin. At yung pang-anim po na posisyon na ating ibibigay ay ang lamb chop position. Opo, mapapansin nyo po sa larawan, relax sila at saka contented. Kaya po naka lamb position sila. Bawat po isa rito sa ating mga position ng pagtulog ng rabbit ay makikita po natin na may mga larawan na kaakibat para mas maunawaan natin o maintindihan natin yung position o yung paggalaw nila sa bawat pangangailangan nila. Opo, yun po ang ating inyaano rito sa ating vlog ngayon na pati ang rabbit ay nasa bantayan natin kung ano-anong posisyon yung kanyang mga iginagalaw. Gaya po nitong palay na to. Ayan po, makakita po ninyo yung palay na to. May mga bunga na. Kaya po pinapakita ko sa inyo to at sinisingit ko po. Ibig po sabihin, mga ilang buwan lang ay magagamit na natin yung dayami na maipapakain sa ating mga rabbit. Opo, yun lang po ang ating yun po ang ayan po, meron pa po nagkukwentuhan. At ngayon naman po, yung huli nating position na ipapakita sa inyo, ito po yung most common sa mga magkakasama o sa marami pong sama-sama sila na rabbit sa isang kulungan. Ito po yung back-to-back position. Dito naman po ipinapakita nila yung pagprotekta nila sa bawat isa. Ginagawa din ito sa mga katabing tao, tanda ng pagmamahal sa atin. Opo, kung yung pong mga bani natin ay nakikita natin katabi natin, tapos po ay biglang sasandig o tatalikod sa atin, alam po nila na safe sila dahil kasama nila tayo o may kasama sila. Opo, yun po yung pinapakita ng back-to-back position. Opo, yung pong back-to-back position na yun, yun po yung pinaka-komportable sa lahat ng position na ibinigay natin, dahil po masasabi natin na yung pong position na yon ay komportable sila dahil po may kasama sila o katabi.
na anumang oras po ay hindi sila kayang saktan o kaya silang bulabugin ng mga darating na mga tao o kaya po ng mga kaaway nila o yung mga predator nila. Kaya po ang ano natin ay ngayon po na ipakita po natin sa inyo yung mga common na posisyon ng rabbit habang sila ay natutulog. Sana po ay makadagdag po sa inyo ang ating mga sinabi na po natin ngayon. At saka sana po ay kung nagustuhan po ninyo yung pong ating content na to, pakibigyan po ako ng isang like. At paki-share na rin po para po mas maraming makaalam na ang mga rabbit po ay may mga sariling posisyon pa rin sa pagtulog. At kung bago ko lang po sa aking YouTube channel, pakibigyan naman po ako ng isang subscribe. At paki-ring na rin po yung kampana para po maging updated po kayo sa ating mga bago pang videong gagawin. Opo mga kabarangay, at ang hindi po mawawala sa ating usapan ay ito po. Ito pong ating SOS or ang ating shoutouts. O, lumipat po tayo ng pwesto. Pakita ko lang din po sa inyo yung mga sagingan na kinukuha na natin ng dahon na pamakain sa ating mga rabbit. Opo, nice. Opo, kita niyo po yung kaluwangan ng ating kinukuhanan ng dahon ng saging. Saka po yun yung mga kawayan na kinukuhanan din natin ng dahon na pamakain sa kanila na mayaman po sa fiber. Opo, kagaya po na sabi ko kanina, para po sa ating shoutouts. Shoutout po sa ating kabarangay na si Ace Villanueva. Sa ating pong kabarangay na si Goblins Onib Narab. Sa ating kabarangay na si Princess Marcos. Sa ating kabarangay na si Pogi Concepcion. At sa ating kabarangay na si Janriel Lapinig. At sa ating masugid na taga-subaybay at mapagmahal na taga-subaybay si Mary Ann Suniga. O paano po mga kabarangay? At ito pong video po natin ay meron din pong kapatid na pinag-downloadan po natin or pinag-anohan natin. Hindi lang po ito sa YouTube makikita. Makikita rin po natin tong mga ano natin sa ating Facebook page. Opo, sa Barangay ni The Boy TV Facebook page. Kaya po kung wala po kayong access sa YouTube, ay makikita nyo rin po ito sa Facebook. Basta hanapin nyo lang po, i-type nyo lang po yung Barangay ni The Boy TV at makikita nyo na po yung ating mga video na ipinalalabas dito. Opo mga kabarangay, saka po maraming salamat po muli sa inyo sa patuloy po ninyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking YouTube channel. Maasahan po ninyo na maglalabas pa po tayo ng mga video ng mga kapakipakinabang. O paano po mga kabarangay? Paalam po!